Ano-ano mga requirements na kailangang i-ready bago mag-apply sa mga agency abroad? Bawat agency at country destination na gusto mong puntahan ay may iba't ibang requirements na needed. Like for example, Japan, Taiwan, at Canada. So game, umpisahan na natin. Ang pinaka-importante, pera. Kailangan may pera ka para pang-apply at panglakad ng mga requirements at para makumpleto mo ito na kailangan ng bawat agency dahil hindi biro ang pag-abroad at kung magkano ang magagastos. Dagdag ko lang guys, agency bound to Japan is no placement fee but may schooling sila na 3 to 6 months. It depends sa mga agency at kay employer if libre or may bayad ba ang schooling. Bali guys, may ginawa na akong video sa mga legit agency bound to Japan. Kaya paki-watch nyo na lang ng video na ito if sa Japan yung gusto nyong puntahan. Pwede dito sa kanila yung high school graduate at walang height limit. Nasa 90% naman ng mga agency pa Taiwan is may placement fee. Yes guys, mas malaki ang magagastos pag mag-apply ka papuntang Taiwan. Dagdag ko lang ulit. May mga company sa Taiwan na no placement fee at may mga hawak silang agency dito sa Pinas na libre lahat. Kaya kung gusto mong malaman kung ano mga agency ito, paki-watch ng video na ito. Top 16 companies na no placement fee at kung anong mga agency ang may hawak sa kanila. In case naman na walang hiring ang mga company sa Taiwan na no placement fee, pwede naman kayong mag-apply sa iba pang mga agency. Paki-watch nyo ang video na ito. Ito yung mga legit agency papuntang Taiwan. Karamihan dito ay may placement fee. Pero okay lang kasi minsan yung company na yan is malalaki din. Malalaki magbigay ng sahod, malalaki magbigay ng OT. Mga agency bound to Canada. No placement fee din sila but mas mataas yung mga qualification at requirements nila. Bali sa next video natin, iisa-isahin natin yung mga legit agency pa Canada. Passport, ito ang number one na dapat mong kunin na hinahanap ng mga agency. Dahil meron silang required validity kung ilang years na lang yung passport mo bago ma-expired. Sa Japan at sa Taiwan, dapat may 3 years pa bago ma-expired ang passport mo. Ang swerte natin dahil ang passport ngayon ay nasa 10 years validity. Tatatakan ng visa ang passport nyo para maging gate pass sa immigration at sa bansang papasukan nyo. UMID ID or E1 form. If mag-a-apply ka sa mga agency bound to Taiwan, dapat may UMID ka na. If wala ka, di ka nila i-entertain. Pwede ka nang kumuha ngayon ng UMID certificate if wala yung UMID ID mo. Pero matagal pa rin yung process nila. If mag-a-apply ka naman sa mga agency bound to Japan, okay lang yung E1 form dahil pwede mo itong malakad habang on process yung mga papers mo habang nag-aaral ka ng Nihongo ng language ng mga Hapon. Voters ID or voters certificate. Merong dalawang klase ng voter certificate. Yung isa is sa COMELEC nyo makukuha kung saan kayo nagparehistro. Ganito yung magiging itsura niya. Then yung isa naman is makukuha nyo sa Intramuros. Ang purpose nito is for travel abroad. Isa sa big requirements ng mga agency papuntang Taiwan ang voter certificate. Kaya guys, bago kayo mag-apply sa kanila, kailangan meron na kayo nito para ma-entertain kanila. Sa ibang mga agency bound to other countries is pwede yan to be follow. PIOS at IREG. Paano kumuha ng PIOS at IREG? First, pupunta kayo sa website ng PUEA, then click nyo yung link ng PIOS. Sa website nito, meron itong exam na dapat nyong sagutan. Ito ay magiging guide nyo para makaiwas sa mga scammer at mga hindi legit na agency. Don't worry guys, hindi naman mahirap ang exam nila. Ang IREG naman sa website lang din ng PUEA. Click nyo lang yung IREG. Dito is gagawa kayo ng account nyo. Magpi-fill up ng mga form tulad ng resume or bio data. Then mag-a-attach kayo ng mga ID or passport to verify ito ay magiging profile nyo sa PUEA. Pwede nyong i-print ang PIOS at IREG once na matapos nyo ng masagutan at mapilapan. Guys, take note, dapat magkaparehas ang number ng PIOS at IREG nyo para walang magiging conflict ang PUEA at yung agency ang a-applyan nyo. NBI clearance. Sa mga first-timer mag-a-abroad, mas okay kung multi-purpose NBI clearance yung kukunin nyo dahil magagamit nyo din yon sa pag-a-apply sa local jobs sa Pinas. Sa mga ex-abroad naman, may mga agency nang hihingi ng international NBI clearance sa ibang bansang pinuntahan nyo if nag-stay kayo ng more than 6 months. Kaya sa mga ex-abroad dyan, kailangan nyo kumuha ng NBI clearance na nare-required ng mga agency. Madalang lang naman sa mga agency ang nagre-required ng ganito, kaya much better pag natanggap na kayo, saka kayo kumuha ng international NBI clearance.
Police clearance. Sa mga ex-abroad na gustong mag-apply sa mga agency pa Canada, isa ang police clearance sa mga hinihingi nila para ma-verify nila kung wala kang bad records sa bansang inalisan mo. If first-timer man, pwede yung local police clearance. Okay na yun, guys. Barangay clearance at sedula. Madali nyo lang itong makukuha kung saang barangay kayo nakatira. Siyempre, may bayad ito, guys. Birth certificate, PSA, or LCR. Pag kukuha kayo ng PSA, make sure na updated yung kinuha niyong PSA dahil alam ng mga agency kung kailan niyo ito kinuha. Based sa aking experience, ang mga agency pa Japan is required nila ang PSA at LCR. Ang LCR is makukuha mo ito kung saan munisipyo ka pinanganak. Ito na kasi yung modern birth certificate ngayon. Dagdag ko lang guys, merong bayad ito, di lalampas sa 200 pesos. Baptismal certificate. Ito guys ay optional sa mga agency kung i-re-required nila. Sa mga agency bound to Taiwan at Japan, nire-required nila ito. Senomar. Single ka man or married, need mo kumuha ng senomar para ma-prove nila na single ka at married. Dagdag ko lang guys, ang senomar is may expiration hanggang 6 months. Marriage certificate or marriage contract. Kailangan nyo magpasa nito para yung family mo yung makikinabang sa mga benefits na makukuha mo bilang isang OFW. If single ka, no need na magpasa nito. TIN number. Tip lang guys, dapat kayo ang kukuha ng TIN number nyo. In case na magkaroon ng tax refund ay may makukuha ka. Huwag kayong magpapalakad sa ibang tao para hindi nila makuha yung tax mo. High school and college diploma. Sa mga high school graduate dyan or ALS graduate, pwede kayong mag-apply sa mga agency papuntang Japan. Pwede din kayong mag-apply sa mga agency pa Taiwan, but pili lang sa mga agency yung nag-accept ng high school graduate. Mas prepare nila yung mga college graduate or vocational graduate. Sa mga agency naman, pa Canada, need nila is naka 2 years grad ka or vocational. Mas maigpit kasi ang mga agency pa Canada at bigatin yung mga qualification at requirements nila. Kaya guys, sa next video natin, i-update ko kayo kung anong mga agency ang tumatanggap ng mga high school graduate. CAB, Certification, Authentication, Verification. Ang CAB ay para sa mga high school graduate at 4 years graduate ng college. Yung mga agency pa Japan ay nire-required nila ito. Makukuha nyo ito sa school nyo kung saan kayo nag-graduate. Then dadalhin mo ito sa DepEd region na may hawak sa school nyo. After nun, lahat ng papers na binigay ng DepEd region is naka-sealed. Huwag nyong bubuksan yon. After nun, magpapa-appoint ka naman sa DFA para ipa-red ribbon. Don't worry, di lalampas sa 200 yun guys. Sa Taiwan, hindi na needed ng CAB. Basta may diploma ka, okay na sa kanila. Medical. Once na mag-apply kayo sa Taiwan, dalawang beses kayo magbe-medical. Ang phase 1 ng medical, after nyo makapasa sa employer's interview. Then yung phase 2 naman is bago kayo umalis ng Pinas. Once na fit kayo, makakalis agad kayo. Pagdating nyo agad sa Taiwan, ay imi-medical ulit kayo. Ang second medical nyo is after ng 6 months. Then ang third medical nyo is after a year. Then every year na ang magiging medical nyo. Soldier yun ng mga OFW doon. Pero pag Apple company ka, libre lahat. Na-experience ko kasi yan guys nung pagkadating ko ng Taiwan. Pagkadating mo agad sa airport, susunduin ka ng broker. Then dadalhin kayo sa clinic para for medical. Then after 6 months, medical ulit kayo. Medical process naman sa mga agency pa Japan. Once napasok ka sa screening ng mga agency, required nila ay medical muna before employer's interview. Kailangan fit to work ka. Yes, dapat. Kasi during the interview, tatanungin ka about sa physical body mo at kung wala kang opera. Ang next medical mo is once na dumating na yung COE mo, Certificate of Eligibility, parang work permit yata ang tawag dito na inaalaw ka na ni Japan na mag-work sa kanila. Ipapapinal medical na kayo ni agency. Medical for Canada. After nyo makapasa sa employer's interview, ay magme-medical kayo sa mga kilalang hospital dito sa Pilipinas. Dahil mas mahigpit ang medical process for Canada. And that's all. In case na makapag-apply kayo sa mga agency bound to Taiwan or Japan, may tied up silang lending company para makapangutang kayo ng pangbayad ng mga placement fee sa Taiwan, pangbayad ng schooling sa Japan, sa Canada, zero placement fee. Guys, tip ko lang, papautangin lang kayo ng mga lending company papuntang Taiwan or Japan once na meron na kayo ng ticket. Saka lang nila kayo papautangin. Sa Taiwan naman ang balak nyong applyan, dapat meron na kayong passport, UMID, voter certificate, IREG at PIOS at pasok kayo sa mga qualification nila. Sa kanila kayo ilaline up for employer's interview. Kung sa Japan ang balak nyo, dapat pasok kayo sa mga qualification nila at pasado kayo sa medical dahil pwede nyong i-follow up lahat ng mga requirements na needed nila once na pasado kayo sa employer's interview.
Kung sa Canada, dapat high-skilled ka at na-meet mo yung mga qualification nila at nagmamatch yung experience mo sa job hiring nila. Guys, bago kayo kumuha ng mga requirements na to, dapat na-meet nyo muna yung mga qualification agency before kayo mag-apply online or mag-walk-in. Bawat agency may kanya-kanyang mga qualification at requirements na dapat nyo munang ipasa before kayo mag-apply. Much better na lagi nyo i-visit yung Facebook page nila ng mga agency to make sure na bago kayo mag-apply, is qualified kayo. Di masasayang yung pagpunta nyo. Good luck guys sa pag-apply abroad. Thanks and keep safe. Bye-bye!